first periodic test in MAPEH 1, grade 1. This is in Hiligaynon, so directly translate ko na lang sa Tagalog. So, basahin ng mabuti ang mga tanong, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa inyong papel. Okay, so number 1, ano ang kinalain sang tunog sa kalinong? So, the difference, ang kaibahan sa sound at saka quietness. Sound and silence. Anyway, sa tunog may mabatian ka samtang sa kalinong, wala ka may mabatian. So, basically, kalinong is silence. Tunog is noise or sound. So, mabatian is hearing. So, sa tunog may madinig ka sa kalinong, wala kang madinig. So, A yung sagot. Okay. Number 2. Sa musika, ano ang ibig sabihin, o buot silingon, ibig sabihin ng simbolong ito? Anong simbol yan? Parang quartet. Hindi ako sure kung quartet yan. It basically means silence or... yeah, parang yun. So, wala isang tunog na mabatian. Let's go with B na lang. That's how I remember. So, number 3. Sa musika, ano ang buot silingon kung may simbolo nga bar, vertical bar? This means may sound. Yun lang yung alam ko. So, may tunog na mabatian, wala sang tunog, malinong. So, may sound na madinig. Okay? So, may tunog na madinig. So, letter A. Kung mali ako, please comment na lang. So, number 4. Diin ang pattern na napakita sang duwa ka tunog. Saang pattern na nagpapakita ng dalawang tunog? So, basically, dalawang ito. So, obvious o na may correction. So, basically, B yung sagot. So, number 5, ano ang pamalakpak ang himuon kung nagakanta sang malipayon na kaadlawan? What clap ang gagawin kapag nagkakanta ng masayahing kaadlawan, masayahing karawan? Parang, so obviously, matunog, which is loud. Ito mahina is soft. Maluya is slow, somewhat synonymous. So, letter C tayo. Okay, number 6. Saan sa mga pattern ang nagpapakita ng tunog, kalinong tunog? So, sound, silence, sound. Sound, silence, silence, sound. So, tunog, kalinong tunog, tunog, kalinong tunog. So, letter A. Okay. Next. Number 7. Diin sa mga ambahanon aka counting song. Hala. Counting song. Saan dito yung counting song? I think ito. Ang jutay nga damang nagsaka sa sanga. No, ay hindi yan counting song. Chikading, chikading. Watermelon. Hindi ko alam ang watermelon. I think yung letter B ang chikating. Hindi ako sure. Guys, comment yun na lang. Hindi ako familiar sa ibang songs na yan. Oo, nakalimutan ko na. Diin, saan ang nagahatag sang mataas na tunog? Saan ang nagbibigay ng mataas na tunog? Paghutik, pagsinggit, paghambal. Whisper, shouting, at saka pagsasabi. Mataas na tunog, so basically shouting. So, maingay dito sa library. Okay, ano nga ang bahanon ang may pagiho kung sa diin ginaabre ka ginakipot ang imo mga palad? So, which song na may ganitong movement o close, open, close, open, kumbaga. So, Jack and Jill, wala yan. Jack and Jill went up the hill, nope.
Twinkle, twinkle, little star, sit down, sit down. Ah, I think twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle, little star. Okay, let's go with letter B. Okay, art. Saan? Okay, diin. Saan ang linya nga nagapatindog? Saan ang linya na patayo? So, ito A. Number 10. Diin ang nagapakita sang portrait sang imo kaugalingon. Saan or anong portrait ang nagpapakita sa imo self? So, A. B, C. Wala. Wala. Pero basically, since portrait lang, ikaw lang, so, A yung best option. Okay, number 12. Diin ang nagapakita sang laragway sang isa kabalay. Laragway is picture. So, saan ang papikita yung picture ng bahay? So, A. Okay, number 13. Ano nga linya ang makita mo sa kilay sang nawong nga ini? kilay, yan. What, anong line ang makita mo? So, pahiga, pahiga. So, close. Pakorba. Pakorba. Pakorba ba yan? It's, I think it's closer to pahiga. Okay, let's go with A. Ano ang material ang ginagamit sa paglaragway sining obra? Anong ginamit sa pagdraw nito? So, lapis. Lapis. Okay. Okay, next. Number 15. Saan sa mga ito ang sapat? Ang sapat na hayop ang may garas na texture. So garas is magaspang. So buaya, aso and dolphin. So let's go with a croc or alligator. Itay. Parang crocodile. Okay. Diin ang nagapakita sa isa ka bulak nga pula ang duag. So saang bulaklak ang nagpapakita ng pulang kulay? Duag is color. So letter A. Okay, let's go with PE. Ano ini nga bahin sang lawas? So anong bahagi ito ng katawan? Abaga is shoulders, dapa-dapa is bottom of the feet, palad is ito. Ano nga palad? Palms. So abaga is the answer. Okay. Number 18. Tuhod. So tuhod. Tuhod. Knee. Okay. Tudlo is fingers. Tikod. Hindi ko alam kung anong tikod. So letter B. So ano nga korte ang mahimo sang hulag sang mga tiil na ini? So anong shape ang similar siya? So tipulon, triangulo, rectangulo. Triangulo is triangle. So, ayan, may triangle. So, letter B. Number 20. Ano nga korte ang mahimo sini nga hulag sang ulo? Ano nga korte? Hulag? Parang ginaganyan nyo. Hindi siya up and down lang. So, let's go with tipulon. Tipulon is circle. Circle, triangle, and quadrado is square. So, number 21. Diin diri ang pagbalanse sang lawas na ginalaragway. So, which of the picture shows balancing of the body? Parang ganun. So, duha ka kamot, nagatukod, kag isa ka diil, nag-alsa. So, two hands on the bottom or on support, at saka isang paa on lift. So, two hands on support, one foot on lift. One foot on lift, pero walang hands, walang hands. So, letter A. Okay, number last page tayo. Ay, yata. Number 22. Pagbalanse nga nagatindog kag ang isa katiil nag-aalsa pa atubang. So, balancing while standing, one foot being lifted. So, one paa na naka-lift. So, ito, nag-balance na standing siya. So, hindi naman, okay. Nagatindog ka ang isa katiil nag-aalsa sa patubang. So, ito, patubang is front. Okay, let's go with health.
diin nagahalin ini nga pagkaon. Saan ang gagaling pagkain ito? Source of the food. So egg is sasapat, which is hayop. Tanong is halaman. Okay, so letter A. So banana Q. So sa tanong, sa plants. Diin sa mga pagkaon ang masustansya. Saan sa mga pagkain ang masustansya? So ito. Okay, for 26. Diin sa mga pagkaon ang masustansya para sa mata. Pagkaing masustansya para sa mata. So, kalabasa. Unless may kalabasa ito. Pero let's go with A. Kalabasa. Number 27. Ano ang mahimo matabo kung hindi masustansya ang imo ginakaon? So, anong mangyayari pag hindi masustansya ang iyong kinakain? So, mangin mapagsika, you will be strong. Mangin maabtik, you will be quick. Mangin masakiton, you will be sickly. Masakitin. Also, obviously, masakitin. Number 28. Ila ka baso nga tubig ang dapat imnon adlaw-adlaw? Ang tanong is, how big is the baso? How big is the cup? But I think, as far as I can remember, it's 8 to 10 cups a day. 8 to 10 cups of water a day. So, at least around 2 liters ata. So, anyway, let's go with C. Guys, anong tamang sagot? Depende rin kung may activity ka, di ba? Anyway, let's go number 29. Ano ang pinaka-importante na oras ng pagkaon? Pinaka-importante na oras ng pagkain. So, basically, pamahaw is breakfast. Panyaga is lunch. Panyapon is dinner. So, basically, breakfast is the most important food meal of the day. So, nga kinanglan magkaon sang masustansya na pagkaon. So, bakit kailangan kumain ng masustansyang pagkain? Duh, obvious ba? Para maging strong. Pagod para magpaskog ang lawas. Para maging malakas ang katawan. Magmasakiton, magluya. So, basically, B yung sagot. Okay, that's first periodic test in MAPEH in Hiligaynon.